alamin natin kung ano at kung paano hinarap ni Kuya Harley ang reklamo ng ating accomplice. Kuya Harley! Wow! Ikaw na! Yung ano din eh, mayroon din kami ng source na parang yung pag-hire natin ng PWD, hindi raw ito ba, parang palabas lang, frontal. I don't think so. Sir, may ito na yun kasi, iunan nyo din si ate. Dati siyang inbox niya is past client natin, pero... Oh, hello sir, hi. Nice to meet you. Hi, ako si Harley. Yes. Yes. Natatandaan niyo po ba ako? Hindi na siguro. Kami po yung client ko from Cebu noon and yung boss ko po is si Sir Jonathan, kung maaalala niyo po. Sobrang dami ng client na. Anyway. Paano mo po ba ito, my sir? Since nakita ko na po kayo, pero sana po i-take niyo po to positively, no? I always. Opo, okay. Opo. Kasi po nung nag-order po kami noon ng napakaraming lettercraft, parang hindi po nagustuhan ng boss namin. Okay. Na actually, sinabi po namin kay Ma'am Christine. Sabi po kami ng sabi sa kanya, pero wala po siyang action. Okay. Kaya, sige, hinayaan na lang po namin. Okay. Pero kami okay. Po yung nasayangan sa pera. Okay, so... Kaya anong gusto niyo yung iba? Talagang kami yan? Yes po. Kasi we are very hands-on on our clients. Yes. And then most of our clients become our friends and... I don't think so. Ayun nga po, ina-hype po talaga kayo okay. Sa Facebook. Kaya okay. Gustong-gusto po talaga namin bumili kayo. Pero... Alright, okay. I just need to know if us, kami talagang gumawa. Yes. Kasi we have ways of to identify the products. Yes. And if it's yes, it's us, then let us know what we can do. Sir, may isa pang nag-reklamo. Okay, reklamo wala to. Alright. Kilala niyo ba si Jose Casiwali? Jose at sa Casiwali. Ito ba yung nasa media, TV? Personally, I don't know them. But nakikita ko naman sila sa... Kasi meron din silang... Ayos yung nagre-reklamo, sir, ah. Full force, may media. May Shopee na rin yata sila pinagamit. Ayos, Shopee. Sabihin. Galing kay? So namumali ako ah. Wow, mali. I think you're right. Wow! Wali and Jose. Wow! Nawamali niyo ako. Maraming salamat. Iyo. Hindi man na nagalit. Ganun talaga. Una-una, pag naging negosyo ka, tsaka yung hangarin mo nga, yung mga PWD pinagtatrabaho mo, o mga empleyado mo, ibig sabihin, napakababa ng kalooban niya, mga ganyan tao. Kaya huwag na natin patagalin. Tawagin na natin si Kuya Harley. Kuya Harley! Kuya Harley! Kuya Harley! Kuya Harley! Welcome, Kuya Harley. Kuya Harley, napanood namin yung prank sa'yo. Ang haba ng pasensya mo. Ganun ba talaga ang isang negosyante o nagahawak ng mga ganyang negosyo? Siguro na-practice ko, sir, yung pag-intindi. Kasi you're working with different disability in your shop, no? Mm-hmm. So may deaf and mute, may wheelchair user. Siguro na-practice ko din yung part na yun. Kahit pag-handle sa situation na na-encounter ko everyday, so yung calmness and presence of mind. Tsaka hindi naman nawawala yan. Oo. Kasama sa negosyo yan. Yun na nga, nabanggit mo yung mga kapatid natin ganyan. Bakit naisip mo na ganyan yung mga empleyado, mga PWD na kasama natin, mga kapatid natin na kinukuha mo yung empleyado? Pinakamabilis na sagot yan is bakit hindi. Pero during that time kasi nung sinimulan ko yung hearts is nangangailangan ko ng ako ng tao sa village namin. But the problem is wala akong makuhang to employ for the arts and crafts sa lugar namin. Kasi yung arts and crafts, ano yan eh, pili yan eh, may interest ka. And then one time yung si Ronald na pumapasok sa village namin para humingi ng pagkain, pera, inalok ko siya na maggawa ng coin purse sa kawalit. And then na-discover ko back then, 2014, na yung access ng persons with disability towards employment is very limited. So doon ko nakita na I can design an enterprise that can hire a person with disability. Kasi marami tayong factor na ina-address towards PWD, education, access for employment, and access for transportation. Pero hindi ko kayang i-address yon. So dito ko sa employment.
So, arts and craft, mabilis lang kahit naka-wheelchair ka, basta meron kang kamay na gumawa. And then, siyempre, yung puso mo na gusto mong magtrabaho. Congratulations. Congrats. Salamat. Maraming salamat. Tutuloy mo yan. At dahil dyan, Harley, meron kang plaki. May plaki. Kasi laki ng coins. Coin purse? Hindi, hindi. Ito. Para sa'yo, Kuya Harley. Ayan. Wow, ikaw na, Harley. Ginagawad ng wow, mali, doble, tama ang parangal na ito. Kay Harley Dave Beltran. Congratulations. Dahil dyan, picture taking. Yes, picture taking tayo. Kailangan may souvenir kami sa'yo. Kailangan may souvenir. Hindi pwede. Ayos to ah. Yun. Ayan, para maididikit ka namin dito sa aming album. Ayan yung mga tao na kahanga-hanga na may ginagawang napakaganda, lalong-lalo na sa kanilang kapwa, na hindi humingi na kahit na anumang kapalit na kagaya mo. Mabibigyan mo na ng trabaho para sa pamilya nila. At syempre, binibigyan mo sila ng lakas ng loob. Ganda ng smile natin dito. Yes, okay. Didikit na namin dito. At ikaw ang makakasama namin. Yes, congratulations. Bihibihiran na didikit dito. Oo, walang number sa ilalim. Walang nakalagay na number. Kaya congratulations. Maraming salamat. Kuya Harley, nauulit namin. God bless sa'yo. At God sana ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Harley, salamat. Kuya Harley, wow! Ikaw na!